natuluyan ng hindi umandar si Asay Chillers. Shout out po kay Ma'am. Ayan, nasiraan po kami kaya... Iiyak na ako, sir. Wala pa ako tulog. Ayan, para ma-disinfect po yung buong kwarto, pati yung higaan. Merienda muna kami dito sa Hapchan. Nasiraan kami, Chillers. Nagkaroon ng problema sa clutch. Ayaw tumakbo. Ayan, Sunday pa naman ngayon. Pero niremedyohan na nila. Ayan, natuluyan ng hindi umandar si Asay Chillers. Shout out po kay Ma'am. Ayan, nasiraan po kami kaya na-late yung delivery namin. Pati yung driver, Migana. Ang dumi daw nung ano, fuel. Ay! Isirit talaga yan. Ayan, ang bibilhin. Patingin nga, kuya. So yan ang bibilhin. Ito lang, guys. Dito. Ito lang. Ito lang, repair kit na ito. Kung hindi, kung para kayo makatipid. Goma lang. Dito lang. Goma, oh, may tama talaga. May tama ba yan? Push na yan. Put-put na, di ba? Wala kang mawalang makakasamang spring, kaya huwag niyo tatago, re. Ngayon, pagbibilid na re bukas, hindi nakalagay na, re. Nakalagay na yan. Nakalagay na re bukas. Lalagay niyo ring lock. Pagka nilagyan mo ng, ano, tanggalin mo, re, lagay mo ng fluid dito sa loob, re. Tapos, sasara mo, re. Sasara mo, re. Pagka magbibilid ka dito, dito pa lang, bago mo ilagay doon, patuturit yan, gini, tuplog yan. Tuturit yan, ganyan. Pag naturit na yan, salpak mo na are, lagyan mo yung dosing niya na. Naalis na ba kayo, sir? Naalis na kayo? Hindi ko lang. Sige, iiyak na ako, sir. Wala pa ako tulog. Ito problema pa si Asay. Ayun, yung dalawa, bibili daw sila ng brake fluid. Kailangan palitan. Hindi ka makapasagay sa pasagay. Hindi, plano ko nga sana mag-check in na lang. Kasi kung matatagalan pa, hindi matutulog muna ako. Teflon daw, may teflon. Umibili na po, sir. Ayan, ginagawa na ng mga Pinoy. Teflon na lang, teflon. Huwag na. Ayan, ginagawa ng paraan. Yun! Ayan naman ang mga ano, oh, Boy Scout talaga ito ng panahon eh. Dapat kanina pa kami nakaalis eh. Kaya lang, ayan nga yung nangyari. Maiging kahit pa paano, medyo maluwag yung tinirikan niya. Ay kung yung paaho na ganun, naku! Ayan na, yung bumili. Walang malaki. Dalawa lang binili namin. Okay lang yun, at least meron. Ba't sabi ko dahil nalagyan? Tama ba? Pakita mo? Ayan, sa magkano bilhin nyo dyan? 300 pesos Chillers, yung dalawa. Linggo kasi ngayon Chillers, kaya ang hirap makabili ng pyesa. Tinangalang ginagawang pa ng paraan. Sana mag-success kami lahat. Sila pala. Dito nga pala kami ngayon sa ano, Pas City, Batangas. Mga Batanggenyo sila. Ay, Marawi po? Marawi, Lipa City. Ah, Marawi. Lipa City. Ayan, mga Batanggenyo. At may naka-Burles Queen na po ngayon. La 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 la. Naglalaro lang po sila. Ayan, naikabit na ni Kuya yung pyesa. Tapos, lalagyan lang din niya ng oil. Para mapalitan. Kasi yung oil, oh, ayan, oh, para ng putik. Ayos na! Tigas pa yan, walang hangin eh. Wala kami sa kasaan. Wala yan. Tigas sa pasig mo lang. Nagtakbo na naman si Asay, nagpupusat ng tangan. Yay! Okay na! Salamat! Yay! Ayan.
Siyempre, abutan natin sila, sir, kasi kung hindi sila, hindi matatapos yung problema. Yun lang. Kumana na kanina eh. Nawala uli. Mahirap pa din kung maano tayo niya sa highway. Nakakatakot eh. Wala chillers, hindi naayos yung truck. Tsaka sabi ng mekaniko ko, maayos man daw yun, delikado pa rin daw dumiretso kami pa Maynila. Hindi kami makakaabot ng Manila niyan. Titira at titirik pa din daw. Bali kasi ginawa lang sana nila ng paraan na gawa ng remedyo. Pero hindi talaga pwede. Magpapatulong po kami doon sa driver, si Vin, na kumuha ng pyesa na one set na talaga. Yan po ang kagandahan sa Philippines Driver Society. Kapag nagkaroon ng problema ang drivers, tulong-tulong po sila. Na kunyari, na-aksidente, ganyan, nasiraan, kung ano man ang naging problema. Tayhintay pa kami dito. Pero pagka matagal pa na matapos, siguro hanap na lang po ako dito ng apartel o hotel. Matutulog muna ako. Apartel lang ito kuya, di ba? Okay. Apartel lang. Ano ito? Highlander Inn. Yung pangalan ng apartel na ito. At kasama ko si Junjun. Ayan, asawa yun ang pinsan ko. Tapos dalawang kwarto na lang yung kinuha ko dahil mura lang naman. And yung isa na aircon, yung isa wala. Sanay naman yan si Junjun sa walang aircon kasi yan. Construction worker yung trabaho niya. Dito sa kabila. Doon muna tayo sa room ni Junjun. Kasi ayaw ni Habing paiwan ako eh. Ayan. Diyan si Junjun. May electric pa naman dyan, may CIA. Yung may sabon ka dyan. Tapos ako naman, dun ako sa pinakandulo. Ayan, dito ako. Ayan, kahit pa paano may aircon dito. Ayan, tapos kita ko yung labas. Ayan, malapit lang naman kami sa palengke. May aircon yung kinuha ko, chillers, para masarap yung tulog ko. Kasi sabi sa akin ng driver, si Vin, mukhang malabo na makabili ng piyesa ngayon, pero ginagawa pa rin ang paraan ng mga kasama niya. Sige na, PM na lang kita. May charger ka dyan? Wala. Lubot ka ba? O sige, pera magkita ng charger. Wait lang. Short time lang na apartel. Talaga may matulugan lang. So yan, yung CR. Yung magamit lang talaga. Si Itay, hindi na siya nagpa-sumama dito kasi okay na siya doon. Tsaka hindi po pwede na wala siya doon. So tatlo naman sila doon. So yan ang itsura ko. Cheers, pagod na po ako. Pero para sure tayo, i-disinfect ko muna itong mga na bago gamitin. Grabe ng tao sa labas. Andito na uli kami ngayon sa apartel. At si Junjun nandun na sa kwarto niya. At i-plus ko pala sa inyo, bumili ako ng shorts. Ayan. Susuot ko bukas siguro yung isa. Malamang ito para mas mahaba. Tapos binili ko to sa yung naka-aircon. Para kahit paano hindi naman sobrang na-expose sa alikabo. Tapos i-disinfect ko na lang siya mamaya. Wala nang laba-laba chillers. Alam mo na, pag mga ganito, kailangan palaban ka din. Ano ba yung mga binili ko? Bumili ako ng tissue. Lagyan natin dito. Tapos, napkin. Kasi meron ako ngayon. Kaya talagang hindi pwede, hindi ako pupunta ng 7-Eleven. Tapos tubig, dalawa. Meron na rin doon sa Junjun. Ito, konting kukutin. Yung sunshine to, ayan o, yung sunshine. Tapos, snips. Siguro sa truck ko yung kakainin bukas. Tapos ito, Sanrio. Ito ang gagawin kong basurahan dito. Ito lang kasi yung basurahan dito. Bumili rin ako ng panty. So, wala akong baon na panty, pero lalabhan ko to ngayon. Itatapat ko na lang siya sa aircon, o kaya dito sa mabintana, para mabilis matuyo. Ano pa ba? Isa pa short. So, ito yung papantulog ko ngayon. Para komportable ako. I-disinfect ko na lang din. Kaya bumili ako ng Lysol. Ayan. Para ma-disinfect ko yung buong kwarto. Pati yung higaan. At saka si Junjun doon. Alam yung chillers, mabuti ng doble ingat na lang. Kasi hindi pa talaga tayo safe na safe. Tapos, bumili rin ako ng toothbrush. Hindi ako nakapagdala ng toothbrush. Facial wash. Bumili na ako ng tatlo. Para pag umaalis-alis ako. Tapos pH. Yan, kailangan ko. Hindi pwedeng wala yan. Tapos, toothpaste. Na Colgate. Kasi yung sabon na dito, tinan nyo naman mo.
Ang liit. Kasi liit ng pasensya mo. Diba ba? Tapos shampoo and conditioner. Bumili na lang ako. Ayan. Hindi ko lang sure kung makakaligo ako chiles kasi walang heater dito. Anyway, okay lang. At least makapunas ako ng katawan. At least yung ulo ko mapaliguan. Dahil ang grabe alikabok. Kaya bumili ako nito. Tapos ito, nakakita ako ng Lifebuoy na sabon. Ang bango kasi nito, subo ko na. Matagal ko itong hinahanap kasi yung ginagamit namin na hand soap doon sa kitchen, liquid po siya. Ang bango-bango, ang tagal mawala ng amoy. Parang ang bilis mawala ng lagsik ng kamay. Kaya ito, inubos ko na 7-Eleven, bumili ako ng 4. Grabe, ang bango-bango talaga nito. Tapos ito, napadaan ako sa ukay-ukay. Natukso ako, nakakita ako ng bag. 380 pesos to. So, binigay na lang nila ng 300. Ayan. Ang dami compartment. Kaya ako siya nagustuhan. Ayan. Disinfect ko muna ito mga ito. Ayan. Open na natin ito. Ayan siya. Ayan lang siguro paglalagyan ko ng mga binili ko ngayon. Para kung piyahe bukas. Tapos ito. Disinfect natin. Pero itong underwear, lalabhan ko ito. Yung mga shorts. May dala naman akong t-shirt dito. Pag ako kasi umaalis chiller, talaga ako talaga naniniguro. Talaga ako may dalang t-shirt. Talaga nalimutan ko lang yung ano, iba, underwear, toothbrush. Tapos ito, naiwan ni Mama kila Lolo. Sa dinaanan namin kanina sa Lucena. Kaya, ayan, magagamit ko siya ngayon. Ito siguro lang gamit kong pantulong. Ay, oo, oh, pumark na dito. Asa na yung shirt ko? Ayan, no? Si Tadja, pinagtagpo sila. Ayan, so dito, disinfect tayo. Ayan. Maglilinis muna ako chillers ng katawan bago matulog. Sa wakas, napapakaramdam pa nakapaglinis. Ito ka muna si Kukoy. Parang ayoko itong gamitin. Sasapin ko na lang siguro ito. Ayun, so paano mga chillers? I-end ko na muna po yung vlog. Magkita-kits na lang ulit tayo bukas. Alam niyo chillers, pag ako umaalis ng bahay, meron akong isang dalang ano pouch bag na nandun lahat. Toothbrush ko, toothpaste, lahat kompleto yun. Kung kailan naman nangyari to, saka naman hindi ko siya nadala. Ang saya. Kaya tuloy, ayun, napagastos na naman ako. Nakakaloko talaga. Madalas mangyari yung mga ganyan. Siguro gagawin ko na lang sa susunod. Lagay na ako sa truck ng ano, ng pouch bag na may kompleto na lahat-lahat. Tissue, napkin, panty liner, sabon, lahat-lahat. Alcohol, panty. Ilalagay ko na sa truck. Tapos maglalagay na ako doon ng pantulog saka isang damit na pambihis. Okay. And shoutout po pala kay ma'am bago ako mag-goodnight sa inyo. And Villegas and kay sir. Kumakita si sir eh. Shoutout din po sa inyong mag-asawa. Pasensya na po talaga ma'am sir. Hindi na po kinaya ng power ng mekaniko na ayusin yung truck. I-end ko na yung vlog. Chillers. Sana po ay nag-enjoy kayo at nagkaroon po kayo ng idea. Baka mangyari sa inyo yung ganito. Kung kayo madalas umalis, maglagay na kayo ng mga anik-anik. Lalo't babae ka. Sasakyan mo. In case na magka-problema, hindi ka matataranta. Siyempre, iba kasi tayo mga babae sa mga lalaki. Alam niyo yan, mga sis, ang hirap. Lalo na kapag ka nangyari yan sa liblib na lugar, yung walang halos tindahan, ay naku, end of the world. Tapos meron ka pang dalaw, o, diba? Sakyan mo. Good morning! Good morning, Chiller! Nakabili daw ng piyesa si Itay. Ano oras ba ako nagising? 5:30 ising na ako. Tapos, nakabili na daw ng piyesa si Itay. Aga. Hindi ko alam kung saan nakabili. Kasi sobrang aga pa. Bukas na pala yung mga bilihan ng piyesa na ganyan. Para sure, bumili na din ng sa busina, kasi yung busina nung truck, mahina. Gusto ko kasi yung malakas, yung tipong pag-busina mo ganyan. Talaga, mapapalingon yung tao. Ganon. Tupin ko muna ito. Para hindi naman nakakahiya dun sa pag-aayos dito sa room. Biruin mo, kinaya ko. Pero ulo-ulo lang, chillers. Punas-punas lang ako sa katawan. Hindi ko alam kung ando na yung aking mekanikong mag-aayos eh. Okay, let's go. Hilo-hilo pa ako, chillers. Tsaka yung buho ko talaga natanggaling ano, apartel. Basa pa. Kakaya. Diba? Wala akong pakir. Basta ako, natulog ako ng maayos.
Kailan natin si Kuya nagpasundo na ako? Natawagin mo, te? Oo, oh, hindi na papunta na. Hindi ko alam si Itay, mukhang hindi rin nakatulog na maayos yun. Ito, yung nabili ko sa Lazada. Hindi ko lang tanda kung magkano to. Pero mura lang, kaya-kaya nyo. Or sa mga ano taga Lipa City, Batangas, kung mayroon man kayong emergency na mangyari man sa inyo to, ayan o, na wala kayong matuluyan, wala kayong mapaliguan, pwede-pwede kung hindi kayo maselan, ha? Dito po, o, ayan, Highlander Lodging House. Nihintay lang namin si Puya ang tagal. At ayan si Junjun. Oh, pala, bagong ligo din, ha? Yung teddy bear ko, kung saan nakakarating. Bale sila, nag-almusal na sila kami, hindi pa. Ako hindi na siguro, tubig-tubig lang muna. Kasi may deliver pa kami kila ma'am. Asa na ba si ma'am, ma'am? Pero piniam naman namin to si ma'am Annie and Villegas. Yay! Dali si Asay Chiles, pero yung busina sa iba namin ipapagawa kasi electrician daw po ang gagawa nito. Ito yata yung busina. Protection. Sana lahat may protection, ano? May model doon, no? Ta-na-na-na-na-na-na. Hanap muna ng mga kakainan dito. Ayan ah. Ayan. Sige na ako, order na kayo. Tindahan ng halaman dito. Bali, may dinaanan kami kasi dito na ano. Tindahan ng mga halaman. Nakita ni Ita yung ginagawa niya. Ayan oh. Mga bunot. At chinap-chap. Pares, pares. Oh, pangmasa. Wala nang nasabi. Wala nang nasabi. Kain muna sila dyan. Tapos na silang kumain, wala na kasi laman yung kaldero. Kaya hindi na lang ako nakakain. Tsaka ano, walang disposable na tsara. Kaya, ayun, may nakita akong Jollibee doon. Ayan, chillers. Tapos na yung busina. Yun o. So, next naman nilang gagawin, yung ano, temperature para nalalaman ng driver kung init na ba ang makina or hindi. Lahat na pinagawa na namin para isahan na lang. Hinihintay ko lang yung pinapabili ko sa Jollibee para makakain kami. Diba? Yan, ganyan ang buhay ko, chillers. Oh. Ay, sa wakas, nandito na rin kami kila Ma'am Ann. So, pagpabalik po kami ng Manila. Last wow, ganda ng bahay ni Sir. Lahat na lang maganda. Kayo na lahat. Ganda ng pagkakayari nito bahay nito. Ipakita ko sa inyo yung harap ng bahay ni Sir. Wait lang. So yan, ipasok na nila yung isang sopa. Yung isa naman. Yung driver, hindi na nakapasok sa work niya. Si Junjun, hindi na rin nakapasok. Wala, talo ako sa delivery ngayon, chiller, talo. Pati sa gastos, lahat-lahat. Hindi naman lugi. Ewan ko, gumintahin ko pa mamaya. Kasi gumastos kami kay Asay, ang laki na nagastos dyan. Kaya pala ganyan yung pinagawa ni Sir. Kasi magkaiba ng... Magkahiwalay. Destinasyon. Destinasyon. Magkahiwalay sila. Pinagtagpo sila pero hindi tinadhana. Masarap nga naman ang panunod dito ng TV. Napagandang ka ng bumiga. Yan, saka isa doon. Ayan, ayun si Ma'am. Yun. Sige Ma'am, talon-talunan nyo na lahat. Gawin nyo na po. Ayan, natatanggal po yan para nalalabhan nyo. Pwede nyo yung ano, lagyan ng cover. Tapos pinalagyan ko na lang din po ng ganito. Ito cover din. Ano tapos? Tanggal po yan. Kasi kadalasan mabilis dumumi yung ano, armrest. Kaya pinalagyan ko ng ganyan. Ayan. Tapos ito po. Ottoman. Free. Check nyo muna ma'am. Chinecheck na mabuti ni ma'am. Baka may dollar na nakasingit.
Yan, pwede nyo mamupuan yan. Para matesting nyo na nagbabounce yan. Hindi yan yung pag-upo nyo lulubog. Ayun, sabi nga pa yan ng bahay ni Sir. Oh, ganda. Wood. 6 inches po. Merienda tayo, chillers. Pepsi. At saka, ano, gardenia na ano, butter. Salamat po sa merienda. Thank you. Bali, OFW din po kasi yung asawa niya, ma'am. Ayan, anyway, lahat naman po. Merienda tayo, chillers. Ang plano nga sana dapat, pupunta kami kila sir ngayon sa Pandakan. Isa po siyang client ko. Mapapa-okay na din po siya para sa mga bed frame ni papagawa niya. Dahil by January o February po yata, babalik na uli siya ng ibang bansa. So, ang gusto niya, bago siya bumalik doon, makita niya muna yung papagawa niya sa amin. Kaya lang hindi na yata kakayanin dahil matraffic. Ayoko yung traffic, kaya kong mag-segway. Kami ni Isay, sa segway muna kami. Mga alim kaya ang upo sa isang gano'n? Oo. Oh, hindi po. Hindi. Kahit po yan, hindi yan. Napaka-imposibling yung mangyari. Ang sinasabi ni ma'am, kung kaya daw ba ng tatlong tao yung ano, so pala dinala namin. Kahit foreigner ma'am, pwede kaya-kaya yan. Kung hindi kakayanin na mag-segway mamaya, mamayang gabi na lang po siguro, bibiyahe kami ng Pandakan. Okay lang kami doon. Kung hindi talaga kaya, sure na yan bukas. Bukas ko po ipapa-ocular or ako mismo sasama kung kaya pa ng power ko dahil 2 days na po ako walang upload. So yan yung mga dahilan, chillers, kung bakit nadidelay yung mga pag-upload ko o yung mga video ko. Hindi ko po kasi talaga kayang araw-araw yung pag-edit. Sa dami ng inaasikaso ko. Ayan. And shout out po kay Sir Luwap Lukap. Ayan. Binaliktad yata ni Sir yung ano niya, pangalan niya. Ayan. Sir, kung hindi po namin kaya ngayon, sure na sure na po yan bukas kami mag-ocular. Maraming salamat po sa pag-unawa. Alam naman ni Sir na nasiraan kami. Kaya hindi kami natuloy kahapon. Ay, alis na po. Babay na si ate. Pakita kayo para makita kayo ni ano, Sir. Ang ganda ng buhok. O, oh, diba? Kapal ang buhok niya. Bye-bye! Bye-bye! Sige po, ma'am. Bye-bye po. Salamat. So, bukas, makaka-uwi na rin, chillers. Sabi ko nga, baka kinabahan na si Sir. Baka mamaya isipin nila. Scammer na ako. Hindi naman mawawala talaga sa tao yung mag-isip ng ganun. At least ako, chillers, lagi ko po kayong pinag-iingat. Ayun, at naiintindihan ko po sa mga ibang client ko kung paano kayo maniguro na legit yung kausap ninyo. Na kami po talagang kausap. Maganda po talaga na ako talagang kausap nyo o yung PA po ko. Kasi naranasan ko nang madali dyan sa mga scammer. Ano dali? Kung may video nga po ako nyan, no, yung washing machine, sabi ko brand new. Pero yung binigay sa akin, bulok. Magkano lang yun? Nasa 7,500 pesos. Sobrang sama ng loob ko. Ay yung pa kayang binibili nyo sa akin na mas malaking halaga. Kaya doble ingat po talaga. Maraming salamat po sa lahat ng mga na-delivera namin simula kahapon at hanggang ngayon. Magpakailanman. Pinanood daw ng anak niya yung video ko para daw malaman talaga na legit. So yung anak na niya mismo ang nagsabi na, ay, legit yan. Yun, o, diba? Huwag kayong pumunta pa sa ibang bilihan, sa akin na lang. Sa akin na kayo magpagawa para walang sisihan. Kami ngayon sa bahay, bumili kami ng manok, tapos may luto sila ditong convey. Kain po! Kaya tsara ako dito sa taas. Ayan, nasobrahan naman ng tad-tad yung ano, manok. Padamihin. At ayun na nga! Katapos ko lang maghapat. Hindi na muna ako naligo ng buhok. Maaano na ito sa shampoo. Mas masisira. Mamaya na lang ako maliligo pag bago ako matulog. Ayan, dahil ito na naman ang kaharap ko, chillers. As usual. Edit. Napag-desisyon naman pala namin, chillers, na ano, bukas na lang mag-ocular. Na rin ako nakapag-workout ngayon. Kita nyo naman sa mga clip, di ba? Nangigibabaw ang interior ng aking katawan. Hirap kapag ka-stress ka. Hindi po pwede sasabayan mo ng diet. Kapag puyat ka, lalong hindi po pwedeng sabayan ng diet. Na baka mapaaga, chillers. Kaya sisira talaga yung dieta po. Tug tayo ng sabaw. Kain po. Tapos may egg dito. Sir, binaliktad niya yung pangalan niya. Alam ko. Luwap
lukab. Yan, sa sapatos lang ako. Dumili na sapatos ko, hindi ko pa nilalabhan. Ito yung suot ko kahapon. Laban! Ang importante eh, halaga. Ang bagay ba? Kali ka na lang siguro kami, papahintay na kami kay Grab. Ay, kilit ang ganda pala na nabili ko sapatos. Pwede kong itong i-recommend sa inyo. Pero hindi po lahat ng kick maganda yung quality ha. Yung may kicks kasi ako dyan yung gray. Ang tigas! Ang tasa sa paa, hindi ko siya talaga nasusuot ng ano. Nakapasok yung paa ko lahat. Nagawa ko lang siyang chinela. Alam niyo yung ginagano, no? Tinatapakan yung ano, sa may sako. So, si Kikid po uli ang iwan dito. Pero sa gitna naman kami, wala naman kami ibang lakad. Alakasan po talaga yung boses ko para marinig niyo. Pinili talaga namin yung oras na ganito na tanghali para iwas traffic. Ang message lang naman dito. Yung may sali. Yung copy ko pala. Kala niyo pray kayo pa atras. So, andito na kami ngayon sa apartment ni Sir. Ayan. So, tinignan ko kagad yung hagdanan ni Sir. Pina-renovate niyo po. Pina-adjust niyo po. Pina-ato. Kasi nga, nagkakit kami ng gamit ng luma. Ang sabi. Ang mga pagkakit siya dyan. So, I think we are going to be clear. Yes. Okay tayo. Chillers. Sama ko kayo. Susukata dito si Happy. Ito yung pangalawang room. Hindi, wala pang gamit. Tapos, dito naman, may CR. Okay, chine-check na yung mabuti. Dahil bed frame po yung papagawa ni Sir. 75 inches. 75 inches po dito sa Pilipinas. So, ito naman yung pangalawang room. Ang haba din. Kasi pareho na kami retired. Opo. Pabalik na rin kami, chiller. Hinihintay lang si Kuya sa amin yung Grab. Salamat po kay Sir sa kwentuhan. Go na kami kasi mukhang uulan pati. Iyon! Ay, ang init. Ayan. Thank you nga pala, Sir, sa binigay ninyo, ha. Pakita ko na lang po yan sa inyo mamaya. Merienda muna kami dito sa Hapchan. Okay, so ito yung order namin. Gutom. Kain. Pasensya na kayo, hindi po kami gutom. Bili lang kami ng ano, pasalubong kay Dalaga dito sa Dunkin' Donuts.